Wait lang. Yung ang nasasabihin ko, pero yeah, mag-relate po ako ng mga engineering subject because wala akong makontent at wala akong magawa and engineering student ako. Yeah. Hey guys! This is your boy, LN2K Lontok number 1. And for today's video, as you all know naman, I'm a civil engineering student from Bicol University. I will be rating my favorite engineering subject. So, syempre, intro muna para mukhang vlogger. This is your boy, LN2K Lontok number 1. Hey guys, so ayun nga, mag-rate tayo today ng mga favorite engineering subjects ko. Because I asked people on my Instagram and friends na ano ba yung content na pwede kong gawin. So since bakasyon naman, and yeah, may online OJT, but I'm here doing these videos. So naisip kong mag-rate ng mga favorite subject ko sa engineering. Favorite subject? May ganun? But yeah, so let's go. Ay, first subject. Gets you na ba? Nagpapalik na ng trauma natin eh. So, first subject na i-rate natin is calculus, which is the integral and the differential calculus. Ha! Oh my God! So, i-rate ko siya sa akin, it's 8 over 10 because siya yung unang first blood ko sa engineering na fuck! Na oh my God, this... Oh my God, yun. 8 over 10 kasi dito ako una nagka-tres, dito ako unang muntik bumagsak, dito ako unang naka-zero. Dito ako unang na-feel na, oh God, nag-engineering ako. Like, like, literally, I've been questioning myself for a lot of times nung nasa calculus ako. Like, tanga ba yung pinasok ko? Tanga ba ito? Hala, bakit? Tandaan ko, bakit? Ba't alam ng mga classmate ko, tapos hindi ko alam? Tapos, ako noon, hindi ko naman alam yung mga ano. Mga cosine. I don't know, baka di ako nakinig nung high school. Pero like, pumasok ko ng college without knowing that I passed engineering school without knowing that. So, calculus. So, mabuti na lang nito, itong book na to. Ito yung ginamit namin, nakikita nyo yan. Like, with engineer can't name it. Itong book na to, may solution manual. Sa akin, helpful yung solution manual kasi hindi ako matalino and I have to go through the process. Pero ginawa ko kasi nun parang solution mo, isa-isa ko pa siya kung anong nangyayari doon. And yeah, I have my friends. So, calculus, 8 over 10. Next subject, guys, is engineering drawings. So, I think it's engineering drawings and plans. So, sa engineering drawing kasi, exciting siya. I think we took that subject on first year. Nung first year kami, so exciting siya kasi nagdo-drawing kami, like, na-experience ko mabili ako ng mga lapis na iba-ibang ano, may mga pangalan na siya, ganun, pero hindi ko natanda. Mababa siguro retainment ko. Anyway, so na-experience ko bumili ng mga lapis, like, iba-iba bagay yung pagka-black niya, ganun. And that is very useful kasi magamit talaga namin siya, especially kapag nasa field na, kung hindi kayo mag-AutoCAD. Pero most of the time kasi AutoCAD na. Dun sa engineering drawing and plans, I would rate it 5 out of 10 kasi may AutoCAD naman. And ang pangit ng sulat ko, so I really have a hard time magsulat. And oh my God, ang hirap talaga magsulat pag hindi maganda yung sulat mo. Tapos ang dami kasi kailangan sundin. Pero parang minor subject lang namin siya dati. Parang 1 or 3 units lang siya. So yeah, so for engineering drawing, 5 out of 10. So since nasa engineering drawing na rin naman tayo, let's talk about AutoCAD. The reason kung bakit ako bumili ng gaming laptop. Kasi pag AutoCAD, like, kailangan siya ng magandang laptop or like, at least laptop na capable. So, I'm using the AutoCAD 2018 version. So, sa 2018 version, okay naman siya and license yung gamit ko as a student kasi it's under Bicol University. So, we're good with that. So, hindi kami crack or like, you know. So, sa AutoCAD kasi, dito ako super nag-enjoy kasi super useful niya. Dito ko parang unang na-feel, oh my God, I'm an engineering student. I make plans. Like, yung dinrawing ko nung engineering drawings na bahay, na floor plan, is yun yung ginawa ko sa AutoCAD. And I am so excited kasi wow, I feel like very engineering student. And wait, rate natin siya. It's 10 over 10 for me. One of my favorite subjects.
Although, most of the time naman natuto ako sa mga friends ko kasi si talaga yung mga nag-explore. Hindi naman ako magaling mag-AutoCAD, pero like tama lang. Pero naging hobby ko siya nung bakasyon, last vacation, hindi bago mag pandemic ha. And to the point na in-AutoCAD ko yung bahay namin. Super fun niya gawin. And super ganda din yung project ko that time. Kasi yung ginawa kong project sa AutoCAD is somehow looks like a rest house na motel. Which I hopefully plan to build in the future. And basta, super ganda ng AutoCAD kasi super useful nito. Halimbawa, hindi ka pa licensed engineer, you can be hired as AutoCAD, you know, AutoCAD user. Basta, yung mga nagpapa-AutoCAD sa'yo, ganun. And super fun niya. As in, hindi naman siya ganun kahirap, but super fun. Kasi nakikita mo yung mga buildings and kung paano siya ginagawa and yung framings. And nagamit ko siya sa iba ko pang subject sa engineering. And for our next subject, guys, is charan, statics of rigid bodies. This is one of the, pinakamasaya and pinakamahirap din. Kasi dito din yung una namin mga, parang ito na isa sa mga higher math and basis ng, so ito sa physics eh. So, parang ito na din yung base ng mga ginagawa sa engineering, like moment, couples, vectors, super dami. As in, super useful nitong subject nito. And super galing ng prof namin dito, kaya mami-pressure ka talagang mag-aral. Tapos, yung basis lang namin sa subject nito is exam. So, kailangan ko talagang mag-aral. Kung hanggang anong chapter kami dito, I solve every problems on that top chapter. Kasi, feeling ko, wabagsak ako pag hindi ko siya sinolve. And, very useful siya isolve pag, so, nagiging familiar ka. So, I would rate static as probably 8 over 10. Kasi, kung hindi mo alam yung statics, mahihirapan ka sa mga higher engineering math. Like, mahihirapan ka sa strength of materials, a theory of structure. So kailangan mo ma-master yung statics. And yeah, ang hirap niya. As in, mahirap. But yeah, nakasurvive naman tayo. Hindi naman tayo dito bumagsak. Pero oh my god, ang hirap talaga niya. Nagbabalik siya ng mga memories ko. And then ang best ako nagpuyat. Actually, ito yung book na ginamit ko back then. And ito, sinuggest din to ng mga friends namin na useful to. Pero in my case, ito yung ginamit ko. And pamana to nung isa sa mga senior ko na engineer na ngayon. So, yeah, statics fun and exhausting. Bakit ko ba sinabing fun yung statics? Ah, kakapagod siya, but yeah. So, guys, yun naman, it's statics 8 over 10 because basis siya ng mga higher engineering subject. Okay, next subject, guys. We have strength of material. So, nakikita niyo may dalawang book. Familiar kayo sa book na to. Ito yung gawa ni Singer and Pytel. Ito yan. So, it's very good. Kung makikita nyo, guys, parang hindi nagamit yung sa akin. Pero gamit na yan. Also, pamana din to. Itong dalawa is pamana ng senior ko sa amin. Sa akin. Ayan. Si Kuya Marvin yung nagpamana ito sa akin. So, engineer na siya. Since super galing niya. And ito solution manual to. So, yung nandito na problem, nandito siya. Ito, maganda tong subject ito for me kasi hindi ako makagaya dito na solution manual. So, I really have to solve a lot of problems kasi kailangan namin palitan yung given. So basically, I can be guided by the solution manual, but it will not be the same computation as this one. Meron pa mga conversion and things like that. So, challenging siya. Although, hindi namin ito natapos because of the pandemic. Kasi, I think this is second year, second sem, and nagkaroon na ng pandemic. So, hindi na kami nakapag-meet more on this. Pero, tanda ko na may compilation kami yung subject na to. So, nasolve ko ata ang mga problems dito hanggang chapter 6. It was fun, but exhausting. Tapos, ito kasi, more on loadings na siya. Itong sa strength of material. Kasi nga, strength of material, kinukompute namin yung strength ng materials, yung kung makakaya niya ba yung ganitong weight or something, kung mariresist niya ba. And it was fun kasi, kasi medyo connected siya sa statics. Tapos, matuto naman ako ng statics sa statics. So, medyo okay din naman to. Pero, ang hirap kasi nung exam namin dito back then, naalala ko yung exam namin is galing sa board exam. Like, tapos naalala ko sagot ko nun, mali ako dun sa galing sa board exam na sagot tanong. So, sabi ko, hala, paano na ako sa board? But yeah, I have to study. Pero masaya to. Promise. Kasi mga major din namin to. So, kahit hindi siya masaya, masaya siya. But yeah, so ito, lectures, ito yung mga solutions. Ito yung problem solutions and yeah, explanations kung bakit may mga ganun-ganun. So, for the strength of material, 6 over 10. Kasi hindi namin siya natapos. But,
overall, it is a good subject kasi hindi ko natapos yung bukas ang kapal. So, wrap up lang natin. So, hindi ko siguro na isa-isa yung lahat ng subjects namin or like, yun lang siguro yung mga natandaan ko and those are the things na may book ako dito sa kwarto ko right now. Pero super dami pang subjects ng engineering na, you know, masaya. When I say masaya, that's fucking ibig sabihin mahirap. Okay? When I say masaya, that doesn't mean masaya talaga. Right. So, engineering is hard. But when you got some friends who are willing tumulong sa'yo, that makes it a little bit easier kasi you got some friends. For me, but yeah, so I'm doing this video na to brag, na sabihing masaya engineering because it's not. I mean, okay, like, ginusto ko to, masaya siya, blah, blah, blah. But it's hard. Oh, anong sinasabi ko? Bakit ako nagra-rant? Sabi ko mag-rate lang tayo ng mga subjects. Anyway, that's the rating of my subjects, engineering subjects. So let me know if you gusto niyo ng part 2 or whatever. Once again, this is your boy, LN2K, Lontok number 1. And yeah, don't forget to subscribe on my YouTube channel, click the notification bell para kayong updated, and subscribe, I guess. And yeah, cheers to engineering. Bye. Shit. Bye.